Hello, hello mga Atay Wonders! Panibagong araw, panibagong video na naman. So, ayun nga, for today's video ay may nakuha yung aking friend dito sa claw machine. And amazing dito kasi yung mga claw machine dito guys, hindi katulad sa mga claw machine sa Pilipinas na puro stuffed toys lang yung makukuha or minsan ay may mga candy. Dito guys, mga gamit yung mga laman ng claw machine dito, nakakatuwa kasi talagang maiinganyo kang maglaro sa mga claw machine nila. May mga stuffed toys man dito pero hindi ganun kadami kasi karamihan talaga mga gamit katulad yan, mga headset, mga relo, tapos mga earpods. Talagang gumagana talaga sila guys yung mga gamit na makukuha mo dito. Naglaro na rin ako dito tapos nakakuha ko ng relo. Kaso nga lang nasira gawa ng sa machine kasi ako nagtatrabaho, diba? Operator ako ng machine tapos nauntog sa machine. Ayun, nasira. Tapos ayan mga payong. And ang hulog nga pala sa claw machine dito guys ay 10 NT lang. Ayan mga Supreme bag and mga sapatos na mga talagang magagamit mo. Tapos ayan may razor pa. Tapos ito sa kabila, mga malalaking items. Pag malalaking items, yung pangkuha niya guys, ayan, malaki din yung pangkuha niya. O diba nakakatuwa? Tapos guys, ang hulog dito ay 10 NT. Sa Pilipinas, mga ano siya, 18 pesos. Dito guys ay 10 NT siya. Kasi dito may buong 10. Parang sa atin may buong 10. Dito may buong 10 dito. Tapos maglalaglag ka dyan. Pero nakakakuha ka talaga dyan. Amazing. Katulad nung friend ko nga na naglaro, nakakuha na naman siya ng earpods. Ayan, napakalaking speaker niyan. O, diba? Ang bongga. Tapos ayun, mga maleta-maleta. Tapos ang laki din ng pangkuha niya, guys. Pagka malalaking item, yung pangkuha niya, malalaki din. Ang daming na-addict maglaro dito. Sa mga, ayan, may diffuser pa. O, diba? Talagang magagamit mo sa mga bahay. Kaya ang daming na-addict dito ng mga Taiwanese, mga Pinoy. Ang dami talaga naglalaro dito. Yung iba, eh, naglulustay talaga ng pera dito. Nagpapaparya pa. Kasi dito sa mga claw machine, guys, alam niya ba namin itong mga claw machine dito ay walang bantay. Standalone lang siya. Pag sinabing stand alone from the world itself alone, charot. Ang stand alone ay hindi siya makikita sa mga mall. Parang meron siyang sariling establishment. Tapos puro claw machine lang siya. Pero walang bantay dito guys at puno ng CCTV yung kanilang lugar. Pero walang nagnanakaw kahit walang bantay, walang nag ang tag dyan, mga siraulong nag Ayan nga pala yung palitan dito ng kanilang barya. Magpapapalit ka tapos dyan ilalaglag. O diba? Isusuksok mo lang yung papel na pera doon sa butas tapos papalitan na siya ng barya para makapaglaro ka na sa claw machine. Ayan, may mga CCTV dito. Punong-puno ng CCTV yan. Kaya dito kahit walang bantay, walang nag-a-attempt na magnakaw. Kasi pag nagnakaw ka dito, pag OFW ka, panigurado kinabukasan na sa Pilipinas ka na. Ganun ang batas dito guys sa Taiwan. Sobrang higpit nila pagdating sa pagnanakaw. Kaya wala ditong mga nagnanakaw at wala ditong gumagawa ng krimen. Malimit lang ang krimen dito guys. So yun nga pala, magtatry ulit siya kasi baka makakuha din ulit siya. Ah, diba sayang? Nagsayang siya ng mga worth 100 NT pero nakakuha naman siya ng headset. Ayan no, nakakuha siya ng earpod. Ayan nga pala guys, kagabi yan nangyari, November 10. Actually, November 10 kagabi yan. Kasi ang tawag dyan, lumabas kami yan ng 3 AM kasi nga sinabi ko nga sa inyo na ang sahod namin dito ay 10 at 25. So, pagka sahod ay gumagala talaga kami. And 3 AM yan. 3 AM na sa labas kami naglalaro ng Wawa. Wawa kasi yung tawag namin sa claw machine dito. Yun ang tawag nila. Wawa yung tawag ng mga Chinese sa mga claw machine dito. Minsan din hindi ka rin makakakuha. Parang sa Pinas din, pero kalimitan ay nakakakuha ka dito. Gagamitan mo lang siya ng malupit na technique. Minsan nga nanonood ako sa TikTok. Kaya nga pala yung mga kasama namin, mga engineer yan. Mga kabatch namin kasi yung mga yan. Pero mga mayayaman yan kasi engineer. Kaya nga pala yung mga kasama namin, mga operator. Tapos yan, namili nga sila kasi mayayaman yan eh. Ayan si Boss Brent nga pala. Eh, dati kong katrabaho yan sa Amcor. O, diba? Tapos magkakasama pa rin kami dito sa Taiwan. Sabay-sabay kaming nakaalis. Pero hindi kami sabay-sabay nag-apply. Pero sabay-sabay kami nakaalis. Ayan nga, 3 AM yan ng madaling araw. Siyempre, AM, so madaling araw. Ayan o, nakita nyo yung kalye. Sobrang linis. Walang kasasakyan-sasakyan. And then, nandyan nga pala kami sa katabi ng 7-Eleven. And amazing ng 7-Eleven dito, guys. Kasi,
talagang matatawag mo na convenient ang kanilang 7-Eleven dito. Mamaya ipapaliwanan ko. So, ayan nga pala yung Wawaan or claw machine, diba? Walang nagbabantay, 3 a.m. Naka-open lang yan. Walang nagbabantay, walang nagnanakaw dyan. And puno yan ng CCTV. Ganun kalupit dito sa Taiwan, guys. Yan yung kanilang ano dito yung bisyo. Parang bisyo nila yung magwawa-wawa, mag-claw machine, mag-kuha-kuha ng mga items. Parang yan yung perya nila dito. Pero may mga peryanin ata sila dito. Hindi ko alam. I'm not sure. Charot. Nakita niyo yung ano, ayan, doon yung tinuturo ko, doon yung paase, and dito naman sa kabilang side, doon naman yung pa-dorm namin. Sobrang lapit lang pagka nanggaling ka sa dorm tapos pupunta ka ng aming company sa ASE, mga 10 minutes na lakaran pagka mabilis ka. Pero pag uwian, umaabot ka ng 1 hour kasi kung saan-saan ka pa nakakarating, diba? Tapos 3 a.m. nasa Galaan pa kami kasi nga sobrang safe dito sa kanilang lugar, guys. As in, sobrang safe talaga. Wala kang makikitang mga tarantado dito. At nag 7-Eleven gaming kami. Ayan nga yung 7-Eleven. Masasabi ko talagang convenient ang kanilang 7-Eleven. Kasi ang charging dito free. Ang dupit, diba? Pwede kang mag-charge sa mga table. Ayan o, katulad yan, may outlet. Pwede kang maglagay. Ayan o, diba? Ang galing kasi yung cord lang ilalagay mo. Pwede ka na makapag-charge. Ayan nga pala lang libre. Yung mga kasama naming engineer. 3 a.m. nag-ice cream kami, diba? Ang bongga. And dito guys, sa mga 7-Eleven nila, pwede kang magpadala ng package katulad nyan, o diba? Naaktuhan ko kasi na nag-aayos sila ng package. Yan, inaayos nila yung mga padalang package. Tapos, ipapadala yan sa mga kabilang bayan. O diba, napakalupit ng kanilang 7-Eleven dito guys. Kasi pwede kang magpadala ng package. Hindi mo na ipapagrab yan or anything. Dito ka na lang sa 7-Eleven. Tapos, dadalhin na ng 7-Eleven. So, ang bayad niyan para mga 150 NT ata. O, diba? Tapos, sa 7-Eleven nila, may CR. Diba? Ang galing. May CR, tapos may ATM. Halos lahat ganun, guys. Tapos, may dining lahat. Tapos, pwede kang mag-inom sa 7-Eleven nila. Ang galing, no? Napakalupit. Tapos, ayan yung mga iskinita nga pala dito, guys. Dyan sa looban yung mga bahay-bahay. Yung mga, may mga bahay. Kasi nga, nasabi ko nga sa last vlog ko na yung mga Chinese and Taiwanese dito, makakabili lang sila ng bahay kapag ka mayaman sila. Kasi ang mahal lata ng lupain dito. Pagka wala kang pera dito, guys, mag-uupa ka lang sa mga kondo. O, diba baliktad? Kasi sa atin, pagka nakakondo tayo sa Pilipinas, ay mayaman na tayo. Pero dito sa Taiwan, pag nakakondo ka, parang nasa middle class ka lang kasi wala kang pambili pa ng lupa. And sa mga Taiwanese, guys, alam nyo ba, na sa mga Taiwanese, hindi yan sila nag-aasawa hanggat hindi pa sila established sa buhay. Hindi na katulad nating mga Pilipino na basta malibukan lang ay mag-aasawa na. Pero itong mga Taiwanese na to, ang galing nila kasi ang mindset nila hanggat wala silang pera na ibubuhay sa pamilya nila, hindi sila mag-aasawa. O, diba? Ang hirap lang na ang mga Taiwanese kasi ay sobrang dedicated sa trabaho. Parang ano sila ang tawag dyan. Yung parang adik na adik sa trabaho. Ganon sila. Kaya pag may jowa ka daw na Taiwanese, yun na. Sinasabi lang ng mga Pinoy dito na may mga jowang Taiwanese. Kasi ang dami ditong Pinoy na may jowang Taiwanese. Kaso nga lang daw, karamihan sa mga Taiwanese ay walang time sa pagmamahalan. Kasi puro nga sila trabaho, diba? Anong mas pipiliin niya? Pagmamahalan o trabaho o pera? Charot. So, ayan nga pala yung katrabaho ko dati si Boss Brian. Engineer yan, guys. Ayan, may nadaanan ulit kaming Wawaan. O, diba? Yung mga Wawaan dito ay stand-alone lang. Tapos, walang nagbabantay. Puro lang siya CCTV. Kaya, hindi ka rin makapagnakaw dito. Kasi once na magnakaw ka, uwi ka talaga ng Pilipinas. At pagka Taiwanese or Chinese, makukulong ka talaga kaagad. Ganon kalupit dito guys sa Taiwan. Sobrang safe ng lugar. Ayan, 3 a.m. naglalakad kami sa labas. Talagang wala kang makasasalubong na mga tarantado, mga lasing, mga hulda. Pero hindi yan uso dito guys sa Taiwan. Sobrang ano talaga ng kanilang security dito. As in, yung mga mall nga nila dito guys, walang mga security. Karamihan sa mga bangko nila dito, walang security. Nagtataka nga ako, bangko, pero walang security na nagbabantay. Diba ang lupit? Nakakakita lang ako ng mga police dito sa mga police station, minsan nagro-ronda sa mga park. Kasi nga wala talagang gumagawa ng krimen dito. Eh nakita nyo, diba wala namang dumadaan ng mga kotse, tapos naka-stop. Pero yung mga kotse, nag-i-stop talaga sila kasi talagang sumusunod sila sa rules
ng traffic regulation dito sa Taiwan. O diba, walang dumadaang sasakyan pero naka-stop sila kasi nga stop yung stoplight. Pero sa Pilipinas, diba, kahit naka-stop yan, kung wala naman sasakyan, itatakbo pa rin yung mga driver. Pero dito, sobrang ano nila talaga, sobrang masunurin talaga sila. Kaya nakakatuwa ang Taiwan kasi sobrang unlad nila na bansa. Sana dumating din yung time na yung Pilipinas ay ma-adapt din yung ganitong culture or ganitong sibilisasyon na sobrang unlad, sobrang ang tawag dyan, masunurin ng kanilang mga mamamayan. O diba? Kasi sobrang ganda pagka masunurin yung inyong kinabibilangan. Diba? Kasi sila dito talagang sumusunod sila, lalong-lalo na sa traffic, kaya yung mga ano dito kalye eh, malimit lamang ang disgrasya, o diba? Ang buwanga. Tapos shoutout nga pala sa mga nagsasabi na naiinis sila sa video ko kasi magalaw. Pasensya na guys, kasi first time ko talagang mag-vlog nang nag-walking-walking, kasi ang vlog ko talaga ay sit-down vlogs lang. Puro lang ako tutorial. Dati pa ako nagbablog. 2019 pa lang nagbablog na ako. Pero puro tutorial yun. Tapos nakaupo lang ako. First time ko lang mag-vlog na naglalakad talaga. And talagang magalaw pala siya pagka naglalakad. Sorry talaga. Char. Tapos yung mga nagsasabi din na paulit-ulit yung sinasabi ko. Sorry din. Bala kayo dyan. Manood kayo kung ayaw nyo, edi wag. Char. Pasasaan pat, mai-enhance ko rin ang aking vlogging career. Charot. So, yun na nga, pauwi na nga kami sa aming dorm. Nilalakad lang namin. Itong mga dorm ng mga lalaki, ayun nga pala si Boss Prime Engineer yan. Tapos si Boss Mickey, kasama din namin. Mga engineer yan dito sa ASI, guys. Mga kabatch namin. Tapos yung dalawa, pare-pareho kami mga machine operator dito sa Taiwan. Mga paldo yan sila, kaya mga naka-shopping kasi lalaki ng mga sahod. 100,000 sana all. Ayun nga pala guys, yung aming dorm, GB Brothers. Nilalakad lang namin yan guys pag papasok kami sa ASE and pag uuwi kami sa aming dorm. So ayun na nga, magbabay na sila. Bye. Thank you sa libre guys. Bye-bye. Charot. Yung dorm nga pala namin guys, kailangan gamitin ng swipe para makapasok ka para siyang MRT. Bye.